So yan po mga Dabar Kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ang init. Galing ako sa labas. So eto na naman. But parang lahat, parang si ano to ah, parang si Andrea Brillantes, lahat ng hiwalayan na dadamay. Ito namang taong to, lahat ng mga ari-arian, parang, hindi ko alam, parang sinasadya na lang nila, no? Na madawit sila sa mga ganitong issue. Mag-usapan natin tong ano, tong tawag dito, tong... ano bang masasabi dito? Sugar daddy ni Dominic. Sugar daddy ni Dominic dat ano? Dating ano ng Itbulaga? What? Grabe. Ito ang napapansin ko na lang. Oh. Parang sinasakyan na lang ata nila lahat ng issue na ibinaba, ano, parang, alam mo yun, parang nadadawit sila lagi sa mga kontrobersya. Parang hindi na sila tinantanan ng kamalasan, no? Grabe yung, ano talaga, yung sumpa ng trademark. Oo, kita mo ha, pati dito, napakalayo na nito, pero nadawit na naman sila. O siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, panoorin natin ito bago tayo mapunta doon sa sugar daddy na yun. Ang dami, tatlong video. May ari ng kondo ni Dominic lumantad na. Ito pa isa. At ito yung boses natin. Medyo bawas-bawasan natin. Ito pa isa. Siya pala ang nagregalo sa gasoline station ni Dominic. Sugar daddy ni Dominic lumutang na. So dito muna tayo no, sa nagsalita na. Tingnan natin itong video na to. Nagsalita na daw sila. Ewan ko kung ano itong nagsalita-salita na to. So yan. Ganyan na lang natin no, kasi medyo ano. Okay, play na natin. Okay. Binasag na ni Dominic Roque ang kanyang katahimikan sa gitna ng umano'y hiwalayan nila ni Bea Alonso. Delikado yung speculations dahil mali natin inaayos pa. Mali natin nag-uusap. I don't know how much do we really know. Kaya yung aking call, yung panawagan na sanay, we can be a little kinder and get it straight from them. Get it straight from them. Get it straight from them. Sa gitna ng mga balitang paghihiwalay ni Bea Alonso at Dominic Roque, binasag na ni Dominic Roque ang katahimikan sa hiwalayan nila ni Bea Alonso. Binasag para na ang katahimikan. Alamin natin ang buong detalye. Panuulin ang buong video. Ayoko nga. Kung napapansin ko no, parang sunod-sunod na 'yung mga artista na palaging ano, palaging mga naghihiwalay. Ano kaya meron? Karaan, naglabasan na ang iba't ibang balita tungkol sa hiwalayan ng dalawa. Si OG Diaz ang unang nagbalita, sumunod si Christy Ferman at si Tito Boy Abunda, at siyempre sinundan naman ito ng pambansang Marites na si Cian Gaza. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglabas ng pahayag si Dominic Roque hinggil sa estado ng kanilang relasyon ni Bea Alonso. Parang pinasabog ni Dominic ang kanyang post sa social media account recently. Ayon sa kumakalat na chismis, may balak daw si Dominic Roque na perahan si Bea. Naku po! Alam naman natin na nanggaling si Bea Alonso sa mayamang pamilya at successful ang kanyang showbiz career. Mayroon kasulatan daw sila ni Dominic na magpapamana sa kanilang lahat kung sakaling maghihiwalay sila. Ganun paman, mukhang gumagawa ng paraan si Dominic Roque para maayos ang gusot sa kanilang relasyon.
Kamakailan lang, nilabas ni Dominic Roque ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng isang sweet video kasama si Bea Alonzo at pinost ito sa kanyang Facebook account. Ipinagtanggol ni Dominic Roque sa mga basher si Bea Alonzo sa gitna ng isyo ng kanilang paghihiwalay. Ibinahagi ni Dominic Roque sa isang social media ang sweet moment nilang magkasama. Sinamahan niya ito ng caption na "She's beautiful person inside and out." May panawagan si Dominic sa mga netizens, itigil na sana ang hate at negativity laban kay Bea Alonzo. Kaya dumami ang pagmamahal at suporta kay Bea Alonzo nang pinost ni Dominic Roque na ipagtanggol siya laban sa mga bashers. Binalikan ni Dominic ang trending at emosyonal na video na kumakalat online na naglalarawan ng mga pagsubok sa pag-let go ng isang minamahal. Nakita ng mga netizens ang kanyang comment na umiyak na emojis. Kaakibat naman ng naging viral na Instagram story ang pahayag ng kanyang kapatid na si Lian Roque. Ayon sa kanyang recent story, work-related daw ito at hindi tungkol kay Bea. Hindi niya raw inakala na magkakaroon ito ng mali siya, lalo't madalas naman daw random ang kanyang mga post. Kaugnay naman ng pasabog ni Christy Furman, isang showbiz columnist. May politiko raw na sangkot sa hiwalayan ni na Bea at Dominic. Hindi namin sinasabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip, sa iyo dapat manggaling, yan ang sabi ni Christy Furman sa kanyang blog. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa Chika Top? Wala. Bago lahat, no? Shoutout nga pala kay Nanay Christy Furman. Nagpadala siya ng groceries, tsaka hindi magkasya sa akin, Nanay, yung damit. Sorry, hindi ko masusot. Hindi kasya sa akin, hanggang lalamunan lang. So thank you Nanay Christy Furman sa pagpadala ng grocery. Maraming salamat po talaga. Yan. Hindi ko tukoy kung ano ba to, kung si Dominic Roque ba ay bakla, ganun. Kasi maraming lumalabas ng mga teorya na si Dominic Roque daw bakla daw, may sugar daddy, piniperahan lang daw si Bea Alonzo, dahil nga alam naman natin na si Bea Alonzo ay ubod ng yaman to, bilyonarya yan. At si nahihirap ng ganito. Pero ang natatandaan ko sa ganitong issue ay yung kay Rustum, tsaka kay kung babalikan nyo yun, may napanood kasi ang video ni Rustum tsaka ni Carmina. Ni Carmina ba? Tama ba, Koy? Sino ba yun? Basta magkakamukha kasi yung mga artista yung iba eh. So yun nyo. Parang ganun ang nangyayari. Pero meron pa naman dito isang video na tignan natin, no? Tignan natin kung dito makakuha pa tayo. Pagdugtong-dugtongin lang natin para lubos nating maunawaan. So ito, siya pala ang nagregalo ng gasoline station kay Dominic Roque. So ito, ano na naman kaya itong isa na to? Ako natatakot eh. Siya pala ang nagregalo ng gasoline station kay Dominic Roque. Siya pala ang nagregalo. Muling nabulabog ang mundo ng social media matapos may isang impormasyon naman ang lumabas tungkol sa dating piyansa ni Bea Alonzo na si Dominic Roque. Tila isang pagkakamali raw ni Dominic na naging girlfriend nga niya si Bea. Dahil ngayon, unti-unti na umanong lumalabas ang mga baho niya sa publiko. Marami ang nagsasabi na kung hindi raw sana naging girlfriend ni Dominic si Bea, ay tiyak mapapanatili nito ang kanyang pribadong buhay. At ito na nga matapos masiwalat kamakailan na may sangkot na politiko sa hiwalayan nila ni Bea. Lumantad naman ang balita kung may third party naman daw sa hiwalayan ay isa raw itong lalaki. Naku po. At hindi umano si Bea ang maibang lalaki, kundi si Dominic umano. Naku po. Samantala, sa bagong impormasyon na pinagpipiyasaan ngayon ng netizen, umano'y natuklasan ng pamilya ni Bea sa gitna ng pag-aasikaso nila sa kanilang prenup agreement na may pagmamayaring gasoline station si Dominic. Hindi umano alam ni Bea ang tungkol sa gasoline station na ito.
At dahil nga rito, kaya naman pinaimbestigan umano nito si Dominic. Para alamin kung saan nanggagaling ang mga pera at kung ano ang tunay na trabaho nito. Matatanda noong pang-pandemic, hindi na aktibo sa showbiz si Dominic. Bagamat may ilang modeling gigs pa siya at endorsement, madalas din nga magbakasyon sa ibang bansa si Dominic. Samantala, ayon naman sa social media personality na si Cian Gasa sa latest post nito, natuklasan umano ni Bea na bigay ng isang mayamang bading kay Dominic ang nasabing Gasa. Naku po, mayamang bading! Isiniwalat din ni Cian na talagang umano'y matagal nang namamakla o kumakapit sa mga mayaman at may impluensyang bakla si Dominic. Ani ni Cian. So ang totoo palang dahilan ng hiwalayan kung bakit hindi natuloy ang kasal. What? Nung inaayos pala yung prenuptial agreement, eh may dineclare pala si lalaki na gasoline station. So ngayon, nagtaka yung pamilya ni babae kung saan galing yung gasoline station na to eh. Wala ka namang kita. Model-model ka lang naman eh. Paano ka nakapagpundar ng gasoline station? Eh pinaimbestigahan ngayon ng pamilya ni babae si lalaki. Doon pala nagsimula ang investigation. Okay, may ano, may absolutely lang commercial, ito na. Ito pala yung tinutukoy ni Madam Christy Permin. So nung nag-imbestiga sila, they found that the gasoline station ay bigay sa kanya ng isang bakla. Samantala, nanatiling pala isipan sa marami kung sino ang mayamang baklang nagbigay ng gasoline station kay Dominic. Ayon naman sa maraming netizen, baka ito rin umano ang politiko na inuugnay ngayon kay Dominic. Sino kaya naman to? Si Dom ang mali at si Bea ang perfect from matigil na yung nakakasawa na. Ay nako talaga. Ito, may isa pang video dito. Sugar daddy ni Dominic. Oh, ito. Tingnan natin naman tong isa na to. Grabe. Sugar daddy ni Dominic, lumutang na. Lalong umiinit ang kontrobersiya na kinasasangkutan ngayon ng dating sugar actor daddy. Dominic Roque. May bagong pasabog na naman kasing pinakawalan ang veteran showbiz columnist na si Christy Permin tungkol sa tunay na katauhan ni Dominic. Matatanda ang kamakailan lang ay nauna nang isiniwalat ni Christy na merong umanong sangkot na politiko sa hiwalayan ni na Dominic at aktresa si Bea Alonso. Natuklasan umano ng pamilya ni Bea ang ugnayan ni Dominic sa politikong ito nang paimbestigahan ng pamilya ni Bea si Dominic. Sa kanilang investigasyon, lumabas na kay Nay Nala kung saan ang gagaling ang pera ni Dominic. Tila katakataka raw kasi na kayang tumira ni Dominic sa isang super pangmayaman na kondo kung hindi naman daw kalakihan ang kinikita nito. Sa sobrang mahal daw kasi ng tinitira ni Dominic ay maging mga sikat at mayamang artista ay hindi raw ito afford. At ang pinakamatinding detalye nga na natuklasan ng pamilya ni Bea ay nakapangalan daw ang kondo ni Dominic sa isang napaka-controversial na lalaking politiko. Samantala, kasunod ng revelasyon ni Christy, kanya-kanyang hula at kalkal nga ng impormasyon sa internet ang maraming netizen. Kung sino ang politikong tinutukoy ni Christy? At isa nga sa mga maugong na pangalan na lumutang ay walang iba, kundi si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Ngunit imposible nga si Congressman Joey Salceda ang tinutukoy ni Christy sa kanyang blind item. Matapos niyang sabihin na wala sa Senado at Congress ang politikong sangkot sa hiwalayan ni na Bea at Dominic. Sa kanyang programa Christopher Mee, wala sa Senado. Isang senator ang nagsabi, nairandam ko, congressman yan at wala sa Senado. At yung kondo po na sa Bonifacio Global City o BGC. Sagot naman ni Christy, palpak lahat ang hula mo, wala sa Senado, ayan po. Clue na yan ha, wala sa Senado, wala sa Congress at wala rin po sa BGC ang kondo unit. Sa TV sabihin, show? Hindi Senado o congressman ang politikong umuli sugar daddy ni Dominic. Kaya naman, lalong lumiit ang opsyon ng mga Marites at pwede lang nilang pagpilian ay mayor, vice mayor, konseyal o di naman kaya governor at vice governor. Mayor. Samantala, hinama naman ni Christy si Dominic na magsalita hinggil sa isyong may sangkot na politiko sa hiwalayan nila ni Bea. Ani ni Christy, ito po ang taya ko sa isyo na ito. Kami po ang naglanta dito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ng condo unit na mamahalin na tinitira niya at alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at hindi kami. Saka ang daming sources kalat na kalat ito. Alam mo Dominic Roque,
na mayroon kang kailangan sabihin. Naku. Alam mo na mayroon kang dapat linawin. Naku po. Oo, ito. Sa ganda, grabe no, nakakapanglumo na hindi malaman. Grabe. Kasi ito na lang eh. Halimbawa, yung gasoline station na yan, kung ito lang, i-prepare lang natin itong inayupak na video na ito. Saan yan? Wala. Huwag kang mawawala, huwag kang mawawala. Ayan. Dito. Ayan. Oops, ganyan lang. Hindi, alam nyo yung about dun sa gasoline station. Kasi kahit, kung ako yung nasa lugar ni Bea Alonso, magtataka din ako. Isipin mo, isa kang lalaki, tapos bibigyan ka ng isang lalaki ng gasoline station. Para saan? Diba? Tapos yun pa, isa pa. Hindi na-aktibo masyado si Dominic Roque sa showbiz, pero bakit andun sa mamahaling kondo? Ano to? Hindi, nakakapagtaka lang na buwan lang ba, linggo lang ba niligawan si Bea Alonso na bakit hindi niya to nalaman agad? No? Nakakapagtaka kung kailan ikakasal na sila tsaka lang nila nalaman. Pero sino nga ba itong sugar daddy ni Dominic Roque na to? Eto, may suit na itbulaga, oh. Yan o, naka-kiss, naka-nguso si Dominic. Ganun. O, totoo to, ha. Eto, disclaimer, ha. Nagre-reaction lang ako dito. Okay, play natin. May-ari ng kondo ni Dominic. Ayan na. Lumantad na. Ayan na. Talagang walang sikreto ang hindi nabubunyag. Unti-unti na kasing nabibigyan ng linaw ang isyo na kinasasangkutan ngayon ng dating aktor na si Dominic Roque. At kamakailan, natukoy na ng maraming netizen ang umano'y may-ari ng high-end condo unit ni Dominic. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita naman ang itinuturong umano'y sugar daddy ni Dominic. At taliwas ka sa kaalaman ng marami, hindi siya si Congressman Joey Salceda. Nakamakailan lang ay usap-usapang umano'y mayamang politiko na sangkot sa hiwalayan ni na Dominic at Bea Alonso. Nawala sa pagpipilian si Congressman Joey matapos ng sabihin ni Christopher Min na wala raw sa Senado at Kongreso ang politikong kanilang tinutukoy. Aniya, wala sa Senado. Ayan po, clue na yan ha, wala sa Senado, wala sa Kongres, soon. At wala rin po sa BGC ang condo unit. Kasunod nga ng revelasyon ni Christie, ang natitira na lamang na pagpipilian ng mga netizen ay mga politiko sa lokal ng pamahalaan gaya ng mayor, vice mayor, konsehal, governor at vice governor. Ngunit hindi naman nahirapan ang netizen sa paghula matapos nuwabas ang mga larawan ni Dominic kasama ang mayor na ito. Natugma sa description ni Christie na nitong mga nakalipas sa buwan ay usap-usapan at kontrobersyal umano. Ano ni Christie? Meron pong politikong involved dito sa isyong ito. Pag sinabi natin politiko, lalaki po ang politiko dahil pwede namang sabihin babaeng politiko. Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko na controversial, lalaki po yun. Lumutang na nga ang may-ari umano ng kondo ni Dominic na walang iba, kundi si Dapitan City Mayor Seth Frederick P. Halosos, o mas kilala ng publiko bilang Bullet Halosos. Matatanda ni... Grabe! Oh my God. Si Bullet Halosos? Totoo to? Kumakain ka rin pala ng hotdog, ah. Hey, grabe yung isyo ngayon, no? Di ko kalain to, ah. Grabe yun. Totoo kaya to? Sumula natin, ah. Isa pa. Kaya mo mapindutayop ka, oh. And politiko. Pero kapag ginamit mo yung pagpapakilala na politiko na controversial, lalaki po yun. Lumutang na nga ang may-ari umano ng kondo ni Dominic na walang iba,
kundi si Dapitan City Mayor Seth Frederick P. Halosos o mas kilala ng publiko bilang Bullet Halosos. Matatanda nitong mga nakalipas sa buwan ay naging kontrobersyal si Bullet. Dahil sa laban sa pagmamayari nilang production company na Tape Incorporated laban sa TVJ, kaugnay sa ownership ng Itbulaga. Nakalagkad nga si Bullet ngayon sa hiwalayan nila Bea at Dominic. Matapos kumalat ang mga larawan niya kasama si Dominic sa iba't ibang lugar. Kung titingnan ang mga larawan, hindi may kakailan na malapit sa isa't isa sina Dominic at Bullet. Samantala, tila nag-react naman si Mayor Bullet sa isyong siya raw ang nagbigay ng high-end condo ni Dominic. Sa kanyang Instagram stories, idinaan sa biro ni Mayor Bullet ang kanyang reaksyon sa isyo. Aniya, may pa-condo program pala si Mayor, di naman ako aware. O yung mga BF dyan, pwede nyo na ipasama sa akin mga GF nyo. Sa ngayon, wala pa namang payag si Dominic hinggil sa isyong may sugar daddy siya. Grabe yun. Ay, naku po. Grabe ito, may isa pa. Bullet, nagsalita na matapos iturong sugar daddy ni Dominic. Ito, may isa pa, may isa pa. Isang matinding kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ni Bullet Halosos. Matapos masangkot ang kanyang pangalan sa pinaka-pinag-uusapan ngayong hiwalayan sa showbiz, ang hiwalayan Bea Alonso at kain Dominic Roque. Kilala ng marami si Bullet bilang kasalukuyang mayor ng Dapitan City. Labis na umingi ang pangalan ni Bullet dahil sa kontrobersiya na kinasasangkutan ng pagmamayari ng kanyang pamilyang production company na Tape Incorporated. Matatandang ipinaglaban ng Tape Incorporated na sila ang tunay na nagmamayari at may karapatan sa longest running noontime show sa bansa na Itbulaga, kung saan kalaban nila ang legendary trio host na sina Tito, Big and Joey. Ngunit matapos nang tumahimik ang isyo ng Tape Incorporated laban sa TVJ, umingi naman ngayon ang pangalan ni Bullet matapos siyang iturong sugar daddy o gay benefactor umano ng dating aktor na si Dominic Roque. Umugong ang isyo matapos isiwalat ang veteran showbiz columnist na si Chrissy Permin na mayroong umanong sangkot na mayamang politiko sa hiwalayang Bea Dom. Ayon pa kay Christie, napag-alaman daw ng pamilya ni Bea na sa nasabing kontrobersyal na politiko raw nakapangalan ng condo unit ni Dominic. Umagaw naman sa pansin ng maraming netizen ang ibinigay na clue ni Christie kung sino ang tinutukoy niyang politiko. Una, wala raw ito sa Senado o Kongreso. Pangalawa, kontrobersyal daw ito at itong mga nakaraang buwan ay usap-usapan. Samantala, matapos lang ang payag na ito ni Christie, lumabas naman ang isang showbiz update sa YouTube channel ang mga larawan ni Dominic kasama si Bullet. Makikitang kuha ito sa iba't ibang lugar. Sa isang larawan, makikitang tila na sa isang golf club sina Dominic at Bullet. Sa isang panghiwalay na larawan, tila na sa isang festival sa ibang bansa naman sila. Makikita naman sa isang panglarawan na nasa isang photo booth sina Dominic at Bullet. Naku, photo booth! Nakahawak ng poster si Dominic na may nakasaad na bigo. Habang nakaturo naman sa kanyang hawak ng poster ni Bullet na may nakalagay na his fault. At sa panghuling larawan, makikita ang isang selfie ng dalawa na tila nakahalik pa si Dominic kay Bullet. Ay! Pinagtagpi-tagpingan ng maraming netizen ang lahat ng mga detalye at anila, mukhang si Bullet na raw ang sugar daddy ni Dominic. Tila tumugma rin umano ang sinabi ni Christie na kontrobersyal ang politiko at itong mga nakaraang buwan ay usap-usapan. Samantala, nagsalita na nga si Bullet hinggil sa issue. Sa kanyang Instagram stories, pinabulaanan ni Bullet ang issue. Biro pa niya, hindi raw siya aware na may pakondo program pala si Mayor. Aniya, may pakondo program pala si Mayor, di naman ako aware. Dagdag pa niya, o yung mga BF dyan pwede nyo na ipasama sa akin mga GF nyo. Grabe yun, grabe yun. Wait lang, tingnan natin yung mga comment dito sa video na to. Tingnan natin, ha? Yung kanina. Ay nga, yung kanina. Ayan. Tingnan natin yung mga comment. Tingnan natin, marami bang comment to? Hindi pa naman kumpirmado, kinakaladkad nyo na yung mga palakay meru at palakay meru, ganyan, naninira kayo ng buhay.
Kawawa naman si Domay, sinira ang imahe dahil kay Bea na yan. Oh, fake news daw, fake news. Okay, natin na dito. Fake news naman. Saan na yan? Ito ba yung kanina? Saan yung kanina? Visit na wala. Grabe, no? Grabe yung mga... Oh, Marian, dahilan bakit di natuloy ang kasal. Oh, Marian Rivera naman ngayon. Ang dami, grabe, T. Ito, 9 comments. Tingnan natin yung 9 comments dito. Dapat talaga lahat ng politikong dinamay at sinabit nila Christopher Meen at Cian Gasa magdemanda na. Para naman matahimik na yung mga tiyahin sa mga pinapakalat nila sa social media. Paano ninyo naman pwede ididimanda sila Nanay Christopher Meen? Eh, wala naman binabanggit na pangalan yun. Kayo na mga netizen yung ano dyan, yung banggit ng mga pangalan. Kayo yung dapat kasuhan. Ito, ayoko nung basahin yun. Ano ba kung sino-sino na lang inililing kay Dominic tumigil ka vlogger? Double blade ba si bullet? Sabi ni Annabelle Diola. Bakla pala yan. Grabe yung mga nangyayari, no? Ano ba masasabi ko dito? Hindi, ito. Yung about dun sa kung saan-saan sila nakikita, saan-saan yung mga picture. Ngayon kasi yan, si Dominic Roque, silig niyan yung sa motor, ano man tawag dun yung karera ng motor? Sa putis, mga, yung, alam niyo yung enduro na motor? Yung enduro, yung sa mga putik-putik, na mapanood natin minsan sa mga video kaya. Nakalimutan ko tawag dun eh. Ang pagkakaalam ko, yun din kasi ata ang sports ni Bullet Halusos. Oo. Kasi kung makikita nyo dun sa mga picture, yung iba dun, nasa ano sila, nasa race, ganun. So, etong si Dominic Roque kasi, ano to eh, ano ba yung sa Kapinpin Brothers? Doon ko nakita yun eh, yun, ano siya ng... isang kumpanya ng motor. Ano mga piyesa ng motor siya, parang siya yung endorser si Dominic Roque. Oo. At si Bullet Halusos naman, yun din yung sports. At disclaimer, hindi ko naman sila kinakampiyan, sinasabi ko lang ha. Ano ba to? Parang nakagulat lang. Pero hindi natin alam kasi totoo lang ako, may tropa ako na lalaking lalaki talaga siya simulat sa pool. Magulat na lang ako bandang uli. Nagka-jowa ng lalaki. Mas mukha pa lalaki sa akin yun. Grabe nangyayari, no? Samot-sari na ang nadadawit dito sa Asian ni ano. Pero ang kawawa dito si ano, si Dominic Roque kasi pero yun mo ha, nasasabihan siyang bakla, sugar daddy. Oo, siya yung kawawa dito. Pero wala tayong magagawa. Nasa showbiz industry kayo, kaya normal na yan. Pinagdaanan na din ng ibang mga artista yan. Pinakamaganda dyan, dapat, ano nila, linawin. Oo. Yung iba kasi artista, hindi nila sinasagot yung mga issue. Inayaan nilang pumutok ng pumutok. Bagay, yung iba, pabor naman sa kanila yun. Lalo yung ibang mga artista gumagawa ng issue para lang mapag-usapan. Tapos mga ilang araw may ilalabas na pelikula, ganun. Marami na ako nasaksihan na ganyan eh. Para pag mapag-usapan yung pangalan nila, mga ilang araw, yan na, naglalabas na ng movie. So yan mga kabiyaya, mga kadabarkads, anong masasabi nyo at magiging komento dito sa video na to, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre,
Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at 5 pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po ay palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.